Praise God. Good morning sa ating Panginoong Diyos at sa inyo mga kapatid. Katulad ng binanggit ng ating ang nangunguna sa gawain, magdalanginan tayo bagamat hindi tayo yung ginagamit ng Diyos. Kung tayo man ay nakaupo lang dyan, tama yung sinabi niya na idalangin natin dahil sa Kanya pinapadali maari yung pagkain na bibigyan ng Diyos para sa atin sa araw na ito. So, bilang pasimula mga kapatid, nais kong tumayo tayong lahat at humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Ama, muli o dakilang Diyos, kami po ay nandirito sa munting silid na ito upang patuloy na tumanggap po, Ama, sa mga pagkain spiritual na iyong pagkakalob sa amin sa araw na ito, Panginoong Diyos. Hindi po namin alam mo, Ama, kung ano ang aming sasabihin. Hindi po namin alam po ano ang aming gagawin. Datapwat sabi mo sa iyong lingkod na si Moses, ikaw ang gumawa ng bibig o Panginoong Diyos. Nung sinabi niya, katulad ko rin, Ama, hindi po ako marunong manalita o mangusap. Tubatanggi po ako, o Panginoong Diyos, sa mga ganitong gawain. Alam mo po yun. Pero nung si Moses ay sinabihan mo, wala po siyang magawa. Hindi siya ay sumunod. Panginoong Diyos, kayo ang nagtalaga ng araw na ito, kayo ang nagtalaga ng iyong mga gagamitin. Kayo po nawa ang patuloy na mangusap, o Panginoong Diyos, kung paano kang nangusap sa mga nagdaraang araw, sa mga inspirasyon na ipinakita mo, o Ama, sa iyong mga banal na salita. Nawa sa paglikom ng mga bagay na ito, ng mga salitang ito ay maibahagi sa araw na ito ayon sa iyong sakdal na kalooban, o Lord God. Gabayan mo po ang iyong abang lingkod, itago mo po ako sa iyong likuran, o Ama, at ang iyong mga salita nawa ang makita at maitaas, o Panginoong Diyos. Makita nawa na ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw nawa ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Panghawakan mo ang aming mga puso at isipan, Lord God. Ikaw ang maglinis, mag-alis ng anumang maaring maging hadlang, o Panginoong Diyos, sa paghayag ng iyong banal na salita. Lord God, idinadalangin po namin ang mga oras na darating. Ikaw ang mag-protect sa iyong gawain, o Lord God. Inialay po namin sa iyo ang mga bagay na ito, Ama, maging sa pagbabasa ng iyong mga mensahe, ng iyong mga banal na salita. Maging tama nawa ang pagbigkas, o Panginoong Diyos. Lord God, maraming salamat po at ito po, Ama, ang aming samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin sa Psalm chapter 80. Psalm chapter 80, verse 1 hanggang 8. Ang sabi, "Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy strength and come and save us. Turn us again, O Lord, and cause thy face to shine, and we shall be saved. O Lord God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people? Thou feedest them with the bread of tears, and givest them tears to drink in great measure. Thou makest us strife unto our neighbors, and our enemies laugh among themselves. Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Thou hast brought a vine out of Egypt. Thou hast cast out the heathen and planted it." Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Tayo maaring magsiupo mga kapatid. Sa ating nabasa, ito yung awit ni David noong sila ay nandun sa panahon ng kapighatian. So nagsusumamo siya, sabi niya, "Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved." Ang title pala ng message mga kapatid ay galing din sa message ng ating mensahero, "Planting the Vine and Where to Plant It." So sa Biblia, maraming pagtitipo ang ginamit ang Diyos. Ginamit niya ang puno, ginamit niya ang binhi, ginamit niya ang agila, ginamit niya ang tupa,
ginamit niya ang nature para sa ganun, madaling makuha ng tao kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sa kanyang mga parabolo, gumamit siya ng mga pagtatanim. Gumamit siya ng mga pag-aalaga ng tupa. Kaya si Job, noong nakita ni Job yung nature, madali niyang naintindihan. Hindi na kailangang merong mangusap kay Job nang galing sa isang seminaryo o school of prophet, sabi nga ng ating mensahero, para lang maunawaan ni Job kung paano yung mga mangyayari sa darating na araw. Ang tinignan ni Job yung nature, na kung paano yung halaman nabubuhay, namamatay at muling mabubuhay, ganun niya inisip yung mangyayari sa kanya. So pag ginagamit ng Diyos ang nature, because God is in nature, mga kapatid, kung paano yung literal na paghahanda sa pagtatanim, ganun din ang paghahanda sa spiritual. Kailangan itahanda mo yung binhi na itatanim, yung lugar na pagtatamnan. Kailangan alam mo kung kailang panahon mo itatanim. Kailangan alam mo kung anong angkop na lupa para doon sa iyong itatanim na binhi. At kailangan kaya mong magtanim. Kailangan ikaw yung talagang piniling magtanim. Halimbawa sa amin, kung magpapatanim kami ng palay, hindi kami kukuha ng magtatanim na mabagal magtanim o hindi marunong magtusok ng binhi. Ang pipiliin mo, yung talagang marunong magtusok ng binhi, kahit na marunong magtusok, kung hindi maayos yung ugat sa pagkakatusok, hindi mo kukunin yun. Kailangan alam mo kung sino yung makukunin mo lang. Hindi porket kaibigan mo, hindi porket ka mag-anak mo, hindi yun ang magiging batayan ng isang matalinong magkukuha ng manggagawa para sa kanyang ipapatanim ng mga binhi. Ang Diyos, hindi siya yung Diyos na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Certain siya sa lahat ng kanyang mga plano. Maring sabihin ng tao, bakit nagkaroon ng pagbagsak si Eva? Bakit kailangan pa niyang bumagsak kung alam ng Diyos? Everything works together for good to them that love God, sabi ng Bible. Paano natin ma-appreciate, paano natin mag-glorify yung Diyos kung wala siyang gagawin sa atin? Katulad ng patutuo ng ating kapatid. Paano niya makikita yung purpose ng Diyos? Paano niya mapapatunayan na ang Diyos ay kumikilos nga kung ang titignan lang nila yung negative na nangyari sa kanyang loob ng sangbahayan? Kung yung pagkakaroon ng miscarriage, yun lang ang titignan mo, hindi mo na makikita yung pagkilos ng Diyos. Pero tingnan mo hanggang sa huli. Hintayin mo hanggang sa huli. Hindi natin alam yung whole picture, pero ang Diyos alam niya yung whole picture. Alam niya yung positive, sa atin yung negative ang nakikita natin. So everything works together for good to them that love God. Tingnan niyo kung paano ang pagtatanim ng Diablo. Nung sila ay nasa Ehipto, ang Israel ay nasa Ehipto, merong lingkod ang Diyos, si Moses. Alam natin ito, mga kapatid. Ngayon, si Moses ay ginagamit ng Diyos para sa mga miracles. Ang ginawa ng Diablo, gagawa din siya. Katulad nung kanyang ginawa, nung kanyang ibinaba ang kanyang tungkod. Sabi ng Diyos, ibaba mo ang iyong tungkod at magiging ahas. Ginawa niya ito sa harap ng paraon. At naging ahas ang tungkod ni Moses. Dahil sa talino ng mga tao at pinervert ang salita ng Diyos, kung minsan nakakagawa sila ng mga ganung bagay, mga magic, sabi nga, sa time natin. So, ginaya ni Janes at Jambres yung kanyang ginawa. Naging ahas din yung tungkod nila. Okay, fine. Parehas na ahas. Pero doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Ang ginawa, kinain ng ahas, yung tungkod ni Moses, yung dalawang ahas ng mga tungkod ng mga magicians. At nung kunin ni Moses ang kanyang tungkod, wala na yung ahas nila. Nasaan? Nandun sa tungkod ni Moses, nasa loob. Na-overcome. Kaya nga sabi, overcome the devil with good. Hindi yung evil ang mag-overcome sa iyo. So sa lahat ng bagay, maaring iniisip natin,
laging yung negative. If something happens to you, there is always a good thing prepared by God. That's right, man. Amen. If you are of God, praise God. Kasi kung minsan, katulad nung napag-sharean na sa Facebook, alam ninyo siguro yung tanong ng ating kapatid. Kung minsan, yung sabi niya, paano yung mga bata na hindi pa maari nakaunawa at sila ay pagdating sa mga pag-agaw o kaya maari mamatay? Alam ninyo mga kapatid, ang Diyos, concerned siya doon sa kanyang sariling kanya. Amen. Ang Israel, napunta sila sa Egypt for a purpose na to preserve life, sabi ni Joseph. So sila ay napunta doon. At nung ilabas sila ng Diyos, nung ililigtas sila ng Diyos, nung tatawagin sila ng Diyos, kailangan niya silang ilabas. Sabi ng ating mensahero, hindi pwedeng i-condemn ng Diyos ang Israel noong sila ay nasa Egypt. Sila ay temporaryong napunta doon at hindi doon ang talagang kanilang lugar. So hindi mo pwedeng i-condemn ang isang tao na nasa denomination ngayon na sasabihin mo hindi siya ligtas. Ang biyaya ay bukas, ang pagtawag ng Diyos ay nasa kasalukuyan pa rin. So you cannot condemn them, sabi niya. They just plucked in that land of Egypt. Tumubo lang sila doon, nailagay lang sila doon. Maaring for a certain period of time. Kasi sabi ng Diyos, merong taon na itinalaga ang Diyos para sila ay manatili doon at sila ay kukunin. Katulad ng isang pagtatanim, kung magtatanim ka ng palay, hindi mo kaagad isasabog, yun na yun hanggang sa pag-ani. Ilalagay mo ito sa punlaan, meron kang certain lugar na punlaan, palalakihin mo hanggang sa tamang gulang na pwede nang ilipat at saka mo ilipat doon sa tamang punlaan hanggang sa anihan, doon na siya. So ang Israel, tumubo lang sila sa land of Egypt. Hindi doon ang lugar na itinalaga ng Diyos para sila ay iligtas. So anong ginawa ng Diyos? Kailangan niya silang ilabas. Nung ilabas sila ng Diyos, kung tutuusin, pwedeng gawin ng Diyos na iligtas sila doon, pero hindi yun ang tamang lugar. Sabi ng ating mensahero, hindi yun ang tamang lugar at ang Israel lang ang ililigtas ng Diyos. So hindi siya concerned doon sa kanilang lugar na kanilang kinalalagyan that time. So kailangan niya silang ilabas. So, maring isipin natin, parang unfair ang Diyos. Pwede silang sumamba sa Diyos doon. Sabi nga, pabayaan mo ang aking mga tao para sila ay makapag-alay sa aking Diyos, sabi ni Moses. So para sila ay makasamba. O pwede naman silang magsumamba, pwede silang magtayo ng altar doon sa land of Egypt, pwede silang doon magpuri, pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Kailangan may separation, kailangan may paglabas. Kailangan may separate ang tao doon sa gawa ng sanlibutan. Sa ating sa pagtitipo ng mensahero, Egypt is sin. It's a type of sin. Hindi ko sinabing yung Egypt talaga mga kapatid. It's a type of sin, sabi ng ating mensahero. Take what I say, please don't take please take what I mean, not what I say. It's a type, tipo mga kapatid. Sa ating panahon, kailangang lumabas din tayo sa paggawa ng kasamaan. Umalis tayo sa paggawa ng kasamaan. Umalis tayo sa mga denominasyon na ating kinalalagyan. Bakit tayo nandito ngayon? Tayo ay nagsilabas. Hindi tayo na natili doon at nagkaroon ng kanya-kanyang gawain doon. Kailangang ilabas ang iglesia. Hindi pwedeng i-condemn ng Diyos ang Egypt hanggat nandoon yung kanyang pinili. Kailangan niyang ilabas. Hanggat nandito ang iglesia, hindi niya pwedeng hatulan ang mundo. Hindi niya pwedeng hatulan ang sanlibutan. Kailangan ilabas niya ang kanyang iglesia. Kailangan ilabas niya ang kanyang mga pinili bago dumating yung sinasabing kapighatian. So doon sa loob ng mga denominasyon, hindi sila pwedeng hatulan na ng Diyos. Sa Sodom at Gomorrah, hindi pwedeng hatulan ng Diyos ang Sodoma hanggat nandoon ang kanyang mga pinili. Kailangan ilabas muna.
Bagamat ito, tatlo, dalawa, isa, o apat, kailang tanggalin muna ng Diyos para magkaroon ng paghatol doon sa lugar. Alam ng Diyos na ang isa doon sa apat na lumabas ay babalik pa. Pero doon naging fair ang Diyos, mga kapatid. Sa paglabas doon sa Sodom at Gomorrah, ang paanyaya, malawak ang paanyaya. Kailangan sila ay lumabas na magmadali. Pero doon sa kanilang paglabas, yung isang utos na huwag lilingon, na disobey pa. So sa atin, sa ating paglabas, meron ding utos, huwag ka nang lilingon. Ililipat ka na ng Diyos doon sa tamang tatamnan para sa iyo. Kung ikaw ay tumubo doon, maraming dawag doon, maraming panirang damo, kailang tanggalin ka ng Diyos at ilipat ka doon sa mas magandang kalalagyan. Pero huwag kang lilingon. Huwag kang babalik. Huwag kang gagapang papunta doon. Kasi meron ng hatol doon sa lugar na yon. Sa bawat mananampalataya, sabi ng John, sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the vine and ye are the branches. Ang branch, mga kapatid, tayo ang tinitipo ng mga sanga. Ang branch, ito ay nakakonekta doon sa puno. Amen. So, alam natin, sa literal, pag pinutol mo yung sanga, wala nang buhay yun. Pero yung puno, mananatiling may buhay. Hindi mo mawawalan ng buhay yung puno. Kahit naputulin mo lahat ang sanga, kahit tanggalin mo lahat ang dahon, meron at meron buhay pa rin yung puno. At sisibol pa rin yun. So, hindi yung puno ang mawawalan, kundi yung sanga ang mawawalan kung ito ay puputulin. Kaya umiyak si David. Sabi niya, Turn us again, O Lord, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Kasi umalis yung Diyos sa kanila dahil sa mga pagsalangsang. Sa loob ng mga denominasyon, wala doon yung Diyos. Nasaan? Pinalabas na nila yung Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga karunungan. Hanggat nandun yung karunungan ng tao, umiiral yung karunungan ng tao. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ito makakakilos. Hanggat lumalaki yung panirang damo, pilit niyang tatakpan yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi makapangusap ang Diyos sa mga denominations? Kung tutuusin, pwede siyang mangusap doon. Nakatulad ng kanyang pangungusap kay Moses. Bakit hindi ma-manifest yung buong kapangyarihan ng Diyos, nakatulad ng pagkakamanifest ng nasa labas ng mga denomination? Pinapatay nila ang salita ng Diyos. Habang ang kanilang pinapairal, habang ang kanilang pinapakain, habang ang kanilang mga pinapangaral ay ang kanilang mga sariling karunungan, unti-unting nawawalan ng bisa ang kapangyarihan ng Diyos. Namamatay, nawawala. Kaya nga sabi doon sa iglesia, pinaalis nila yung kanyang first love, yung kanilang first love. Dahil pumasok yung Nicolaitan doctrines, napasukan sila. Iniwan nila yung kanilang first love. Ano ang kanilang tinanggap? Yung turo at aral ng tao. At ganun na ganun sa ating time, mga kapatid. Kung paanong nangyari doon sa mga naunang mga iglesia, ganun din ang nangyayari sa ating time. At lalong naging mas malala, mga kapatid. Ngayon sa pagtatanim, balikan natin ang pagtatanim. Kung ikaw ay magtatanim, ihanda mo yung tatamnan mo. Aayusin mo yung binhi mo, pipiliin mo yung mga tamang binhi, at yung tamang lupa.
hindi mo itatanim yung palay doon sa batuhan. Hindi mo itatanim yung isang uri ng halaman doon, hindi doon sa hindi angkop na lupa para sa kanya. Kailangan alam ng nagtatanim kung saan niya itatanim yung isang bagay. Halimbawa, magtatanim ako ng palay. Pagdating sa palay, mga kapatid, merong palay na para sa tubig at merong palay na para sa bundok. So, hindi parehas yun. Kailangan alam mo rin kung saan mo itatanim. Ngayon, kung itananim mo ang para sa bundok doon sa tubigan, mawawala yung kanyang tamang paglaki at tamang pamumunga. At ganun din doon sa palayan na para sa tubig, itatanim mo sa bundok, hindi rin mag-prosper. Hindi mo maa-attain yung talagang magiging bunga niya. Maaring maging bansot, maaring walang bunga, maaring iilan ang kanyang bunga. So, ang gagawin mo ngayon, kailang ilagay mo siya doon sa tamang kalalagyan. So, ang Diyos kailang ilagay niya sa tamang kalalagyan ang Israel para sa ganun, maikilos ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Katulad ng mga pinili ng Diyos, alam nila kung saan mangungusap yung Diyos, saan kikilos yung unang pagkabuhay. Si Abraham, gusto niya doon magpalibing sa Makpela, sa Promised Land. Si Jacob, si Isaac, si Joseph. Kasi alam nila na doon mangyayari yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi doon sa Israel. Hindi nila inisip na pinili naman ako ng Diyos. Ililigtas ako ng Diyos kahit na nandito ako sa Israel. Hindi ganun yung naging pangangatwiran nila. Kailang lumagay ka pa rin sa tamang lugar para sa ganun, hindi ka maiiwan doon sa unang pagkabuhay. Katulad nung naipangaral last week, mga kapatid, praise God. Kailang mamatay ka nakasama ng Panginoong Hesus upang ikaw ay kasamang mabubuhay. Sa literal na pagtatanim, ini-expect mo kung ikaw ang nagtanim, ini-expect mo na aani ka ng marami. Ini-expect mo na yung quality ng butil ng mga aanihin mo ay pwede mong ipagmalaki, pwede mong ipakita. Ganun ang ini-expect ng Diyos sa atin. Ini-expect ng Diyos, ngayong alam natin, nasabi nga, the time is at hand. Malapit na yung panahon. Gaano kalapit? Matagal nang binabanggit sa Biblia yung malapit na hanggang sa time natin, mga kapatid, lalong malapit yung panahon. So, hinahanap ngayon ng Diyos, hinihintay ng Diyos yung bunga. Sabi niya, hindi ko hinahanap yung kaloob, ang hinahanap ko yung bunga. Naitanim na, mga kapatid, naitanim na yung binhi. Kaya lang, hindi nabibigyan ng sustansya yung binhi. Bakit kaya? Nawawala yung sustansya ng binhi. Hindi makatubo ng maayos yung binhi. Hindi makasibol yung bulaklak. Hindi magkaroon ng bunga. There's something wrong, sabi ng ating kapatid. Pag hindi namumunga, there is something wrong. Noong ang Panginoong Hesus ay naghasik siya sa ang binhi ay nahulog sa batuhan, sa tabing daan, sa dawagan at sa matabang lupa. Nagsitubo ito, mga kapatid. Kaya lang ang tumagal at nagkaroon ng bunga yung nandun sa matabang lupa. Pupwedeng tumubo yung nandun sa dawagan pero hindi tatagal, mamamatay. Doon sa batuhan, hindi tatagal, mamamatay. Yung nasa tabing daan, kinuha lang ng kalaban. So nawala din yung buhay. Maraming mga mananampalataya sa ating time. Halo-halo, nasa mga denominasyon. Halo-halo, maaring sila ay nagsasabing naniniwala sa Panginoong Hesus. Lahat naniniwala sa Panginoong Hesus. Kaya lang, hindi mo pwedeng hatulan na ang isang tao ay ligtas dahil lang sa paniniwala sa Panginoong Hesus. Marami ang nagsasabi, sila ay naniniwala sa Panginoong Hesus na siya yung pagkabuhay na muli, siya yung anak ng Diyos, pero hindi yun ang basehan.
Sabi ng banal na kasulatan, marami ang tumatawag ng Panginoon na Panginoon, pero sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, hindi maliligtas, mga kapatid. So every time na may paghatol na gagawin ang Diyos, kailangan nandun ka sa tamang kalalagayan. Hindi ka pwedeng lumabas doon sa kanyang mga palatuntunan. Once na lumabas ka doon sa kanyang mga salita, you are condemned, sabi ng banal na kasulatan. Praise God. Ngayon, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos, hindi kayang pantayan ng tao. Hindi mo pwedeng isipin na kayang kahit na sino man, hindi kayang gawin ng sino man ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos nung una, iniutos niya sa Israel sila ay magpatay ng mga hayop para pantakip sa kanilang mga kasalanan. Kaya lang ito ay lumipas ang panahon, naging tradisyon sa mga tao. Yung essence ng pag-aalay, nawala. Kahit ano pwede na nilang ialay. Samantalang may itinalaga ang Diyos, merong mga palatuntunan ng Diyos kung ano ang dapat na ialay, yung edad, at kung yung uri ng ialay. Pero ang ginawa ng tao, kahit ano na lang, basta makapag-alay at makapagpatulo ng dugo. Dahil sa nawala yung ganong klase ng gawain, sa kaisipan ng Diyos, meron siyang pinili. Meron siyang pinili na mapapangasawa ng kanyang bugtong na anak. Kaya lang hindi na po pwede doon sa paraan na ganon. Hindi magiging sapat yung dugo ng hayo para maging worthy yung kanyang kukunin, yung kanyang pinili, yung mapapangasawa ng kanyang bugtong na anak. Hindi mape-perfect ang tao doon sa dugo ng hayop. So ang ginawa ng Diyos, meron siyang paraan. Sabi niya, kinuha niya ang kanyang binhi at itinanim kasama ng kanyang mga pinili. Itinanim niya ngayon dito sa lupa yung kanyang kaisa-isang binhi. That vine contains the life. He bears the life of God. And he bears the fruit of God. Everything he did, it's from God. Everything he say, it's from God. He cannot do anything except God show him and tell him. That is the only vine that God planted between us. So yun ang ginawa ng Diyos para lang magkaroon ng pagkakataon, para magkaroon ng maging worthy yung kanyang mga pinili bago pa itatag ang sanlibutan. So that vine is the Lord Jesus Christ. Nung ipadala niya dito, marami ang hindi tumanggap. Hindi katanggap-tanggap yung nag-iisang vine. Unang-una, ayaw nilang tanggapin dahil sa kanyang kalagayan. Galing siya sa isang ordinaryong pamilya. Ang kanyang ama ay isang karpintero. Ginad siya ng tao doon sa kanyang pinanggalingan na literal. Hindi nila ngayon makita yung kanyang pinanggalingang espiritual. Yung kanyang talagang pinanggalingan. Kasi ang tinitingnan ng tao ngayon, yung nakatakip na laman. Kaya ang sabi nila, tao lang siya. Okay, tao lang siya. Pero po pwede bang gawin ng tao? Po pwede bang maging worthy ang tao na iligtas ang kanyang kapwa-tao? Ang dugo nga ang narumihan. Kaya kailangan ng Diyos ang gumawa ng paraan mismo, siya na mismo ang magpapadala. Ang kanyang buhay na mismo ang kanyang ipapadala upang ipantakip sa ating mga kasalanan. So noong siya ay napwako at nabubuo ang kanyang dugo, sabi ng ating kapatid, kung ikaw ay napatakan ng dugo ng true vine, kailangang dumaloy sa iyo yung buhay ng true vine. At yung life, kailangang makita sa iyo, sabi niya.
kilang yung bunga, kung ano ang bunga ng original vine, kailangan yun ang maging bunga ng mga sanga. Ano ba ang sabi niya? Ang mga gawang aking ginawa ay siya rin inyong gagawin. So it's the same life, it's the same vine, it's the same source. Hindi ito nagbago. Kailangan alam mo yung pinanggagalingan ng bunga para makita mo yung talagang nature ng bunga na yon. Praise God. Narinig ko nga kagabi yung sabi, hindi ko narinig yung sharean, kaya lang sabi, nabanggit ni Brother Perdi, nabanggit kay Cain at Abel. Tingnan ninyo yung bunga ng dalawa. Ang bunga ng isa, spiritual. Ang bunga ng isa, literal. Pero pareha sila ng motive. Gusto nilang mag-alay sa Diyos para malugod ang Diyos. Gusto nilang sambahin yung Diyos. Kaya lang yung isa, wala siya yung buhay. Wala yung buhay doon sa kanya, kaya hindi niya alam kung ano ang kailang ialay. Bakit? Yung buhay doon nang gagaling kung ano ang kailang ibigay sa Diyos. Sa atin ang nagbibigay ng buhay, ang kanyang salita. It's not by the letter, sabi ng ating kapatid, but the Spirit giveth life. Sabi kay Peter, naunawaan mo ito hindi sa laman, kundi ipinahayag sa iyo ng aking Ama na nasa langit. So it's the Spirit that is giving life to us sa mga salitang ito. So kailangan na yung catcher, sabi ng ating kapatid, kailangan may catcher. Hindi mauunawaan ng literal na tao ang pananalita ng isang spiritual na tao. Ano ang kanilang sasabihin? Sasabihin, wala yung tubig. Ano ang kanyang ginagawa? Nililiteral niya. Pero yun ang sabi ng nangangaral, spiritual yung nakikita niya. Magkaibang dimension. Hindi sila magkatagpo. Maging ang laman at ang espiritu nagkukontrahan. Ang taong literal at ang taong spiritual magkukontrahan din yan. Hindi rin yan magkakasundo. Kaya kailangan na ang tao ay may panganak sa iisang espiritu upang magkaroon ng pagkakaisa. There will be no unity of faith if you are not born into one body, if you are not baptized into one spirit, into one body. Kailangang iisa. From the beginning, kailangang iisa. Mula sa ugat, hanggang sa puno, hanggang sa sanga, hanggang sa dahon, hanggang sa bulaklak, hanggang sa buwak, kailangang iisa. Para sa ganun, may ilabas yung tunay na bunga nung puno na yon. Kailangan magkaroon ng pagkakaisa. Kailangan magkaroon ng pag-aasawahan. Kung ang binhi ay naitanim sa bawat isa sa atin, kung ang tugo ay naibuhos sa bawat isa sa atin, ang mga gawa ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, ay inyo rin naman gagawin. Sabi ng ating mensahero, that is the only thing God is waiting to manifest. The promise of God. Kasi mga kapatid, that power, if that promise will come to pass, that means that power came already in full manifestation. Ang mga ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, bumuhay ng patay. The manifestation of the word. Sabi niya, gumaling na ang iyong anak. Gumaling ang iyong alipin, sabi niya doon sa centurion. There's a full manifestation. That is the only thing God is waiting so we can send His Son, sabi niya. So what are we waiting? The vine has been planted. Is the branches connected? Are the branches connected? Does it bear fruit? Does it has a leaves? Leaves, sabi ng ating kapatid, it types a fellowship. Praise God. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na magiging katulad ng isang malagulang, mga kapatid. Walang pakinabang ang isang malagulang sa mga dahon. Alam nyo sa amin,
pag nagtanim ka ng gulay at puro dahon lang ang nakikita mo, kahit gaano pa katatangga, halimbawa, ang normal na tayo, na tangkad ng mga, halimbawa, sitaw. Halimbawa, ganyan ang tangkad ng normal na sitaw. Kahit na gaano pa kataas yung sitaw, kung walang bunga, walang magiging katuwaan yung nagtanim. Ano ang ginagawa namin doon? Tinatabas namin yun. Pakain sa hayop. Magiging pataba ng lupa. Pabubulukin mo, pataba na ng lupa. Walang pakinabang eh. Kung fellowship ng fellowship lang, hindi yun ang gusto lang ng Diyos. Kailangan may fellowship at kailangan magkaroon ng bunga. Kailangan yung fellowship na yun mag-manifest kung ano yung pinagpe-fellowshipan ninyo. At kailangan tama yung pinagpe-fellowshipan. Hindi lang iisa ang hinahanap ng Diyos. Hindi porket nakakugpong ka na doon sa puno, ligtas ka na. Huwag kayong magmamalaki, sabi ng banal na kasulatan. Kung yung tunay na sanga ay pinutol, kayo pa kaya ng mga inugpong lang. Amen. So humbleness is always there. We still have to surrender everything. We have already come out, na ilipat na tayo. Yung mga nandun, ipag-pray pa rin natin. Hindi pa rin natin pwedeng porket nandun sila sa mga ganong kalalagayan, ay hindi ligtas yan. Maliligtas ang isang tao kung lalabas. Kasi ganun ang paanyaya sa ating time. Come out of her, my people, and be not partaker of her plagues. So kailangan magsilabas tayo. Pagkalabas, na itanim ka sa tamang lugar, sa tamang puno, sa tamang lupa, sa tamang binhi. Kung tayo ay naitanim sa salita ng Diyos, kailangan tayo ay magbunga ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo kung paano ang tao sa pagmamatigas ng tao ngayon. Marami ang ginagamit ang tao ng salita ng Diyos. But there's no fruit. There's no life. Bakit? Sinasaksakan nila ng pampatay ng salita ng Diyos. Ang credo, dogma, traditions, yung mga personal na interest na kanilang ginagamit ang salita ng Diyos, pinapatay nila ang buhay sa salita ng Diyos. So ano naman ang gagawin ng maligtas doon sa kabila? Kailangan magkaroon ng full possession. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid, kung paano na-possess nga naman yung doon sa gathering, paano na lang kung yung Diyos ang magkaroon ng ganong possession sa atin? Amen. Alam nyo, 9 spiritual gifts lang yung pinangako ng Diyos, yung binigay ng Diyos. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness. 9 lang yun, yung fruit of the Spirit. But that's enough. Even 2 legions, 2,000 demons ang kalaban mo, if you have that, even only 9 spiritual fruit, that will overcome. At kahit iisa, mga kapatid, if that's the love of God is in you, you can overcome. Praise God. Saan pa tayo pupunta? We have witnessed the power of God. We have witnessed how God used our brothers. We have witnessed how God manifest and reveal His word to us. Saan pa tayo pupunta? Hindi ko tinutukoy yung lugar, yung tao. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Ang point ko, mga kapatid, sumunod tayo. Merong itinalaga ang Diyos na mamumuno sa bawat kawan. Ngayon, ang itinalaga ng Diyos na ito, hindi ito maghahangad na mapakain ng mali ang kanyang mga pinili, ang kanyang kawan. Tingnan ninyo si Eliseo, praise God. Si Eliseo, noong nagpakain siya doon sa 2 Kings chapter 4, verse 39.
Simulan natin sa 38. Pwede niyo akong samahan sa pagbabasa, mga kapatid. At si Eliseo, 2 Kings 4:38, at si Eliseo ay bumalik sa Gilgal at may kagutom sa lupain. At ang mga anak ng mga propeta ay nakakaupo sa harap niya at sinabi niya sa kanyang lingkod, isa lang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ng lutuin ang mga anak ng mga propeta. At ang isa, sabi niya, at ang isa ay lumabas sa bukid upang manguha ng mga gugulayin at nakasumpong ng isang baging gubat. So yung vine, hindi lang pala yung true vine. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, I am the vine and ye are the branches. Hindi lang iisang vine. Hindi porket sinabi niyang vine, ang Panginoong Jesus na yun. Hindi na yun, yun na yung talagang vine na hinahanap ng lahat ng tao na isang ligtas. Sabi niya, nakasumpong ng isang baging gubat. It's a wild vine. At namitas doon ng mga kalabasang gubat ng kanyang kandungan ay napuno at bumalik at pinagputol-putol sa palayok ng lutuin sapagkat hindi nila nalalaman. So maaring kamukha, hawig. Sa gayoy, kanilang ibinuhos para sa mga tao upang kanin. At nangyari samantalang sila'y nagsisikain ng lutuin na sila'y nagsisigawa at nagsisipagsabi, o lalaki ng Diyos, may kamatayan sa palayok at hindi nakain niyon. Ngunit ang kanyang sinabi, magdala nga kayo rito ng harina at kanyang sinilit sa palayok at kanyang sinabi, ibuos ninyo para sa bayan upang sila'y makakain at wala nang makakasama sa palayok. Tingnan ninyo kung ano ang ginawa ng lalaki ng Diyos. Ang bawat lingkod ng Diyos, hindi ito hinangad na lasunin ang kanyang kawan. Ang buhay ng Diyos dumadaloy sa kanyang mga lingkod na ginagamit. So hindi ito maghahangad na papatayin niya yung buhay na kanyang ibinabahagi. Pero nagkaroon ng pagkakamali. Merong nakita na kamukha. Kamukha lang. Hindi 'yun ang talagang hindi 'yun ang talagang bunga na hinahanap nila. Hindi 'yun ang talagang halaman na hinahanap nila. Maaring kamukha. So ang sasabihin, pwede na rin. Ang Panginoong Jesus, kamukha siya ng tao. Kaya pwede mong sabihin, tao lang siya. Bari nilang sabihin, okay, tao lang siya. Kasi kahawig siya eh. Pero yung buhay na nandun, hindi parehas nung tunay, yung tao na nagsasalita. Amen. Ang buhay na taglay-taglay ng Panginoong Jesus, hindi katulad ng buhay ng ordinaryong tao na ipinanganak sa laman. Hindi mo pwedeng ipakain ngayon. Hindi mo pwedeng ipakain yung baging gubat na yun. Yung wild vine na yun. Sabi niya, may kamatayan sa palayok. So it will cause death. Anything that you mix to the Word of God, it will cause death. Anything you pervert to the Word of God, it will cause death. So, kailangan puro. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, praise God. Sabi niya, man shall not eat by bread alone, but by every word. Every word that proceeded out of the mouth of God. Every word. Don't miss one thing. Don't miss anything. Every word. Paano ngayon yan? Paano masusunod? Babalik ka ulit doon sa unang-una. Kailangan may ipanganak ka pa rin doon sa Espiritu para mataglay mo. Makita mo yung every word na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kailangan matanggap mo doon sa unang-una. Kailangan doon sa foundation, tumama ka. Merong isa na naglay ng foundation. Sabi ni Paul, inilay niya yung foundation, which is the Lord Jesus Christ. Ang kanyang salita, nailay. Ano ang ginawa ng iba? Nagtayo ng kanikanilang mga pundasyon. Nagtayo ng kanikanilang mga
puno ng mga tore doon sa pundasyon na yon. Anong nangyari? Nawala yung pundasyon, natakpan yung pundasyon. Lahat ng itatayo, sabi ni Paul, sa pundasyon na yon, liban sa Panginoong Jesus, iwawasak. So wala kahit na sino mang tatayo doon. So every word that proceeded out of the mouth of God, wala kang kaliligtaan. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, hindi ko kaya. Hindi magre-require ang Diyos ng perfection kung alam ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya nga, ipinadala niya ang kanyang true vine, the only vine, sa atin para doon tayo maiyugpong. Kung sa kakayahan ng tao, sa sariling kakayahan ng tao, hindi ka kaya maging perfect. Hindi mo kaya maging holy. Kailangan nakaugpong ka doon sa true vine. Kailangan nakaugpong ka at dumaloy sa iyo yung buhay ng Diyos. Ngayon, sa lahat ng pinili ng Diyos, tayo yung nasa pinakapalad na panahon. Yung pangako ng Diyos, hinahangad ng marami sa mga nagdaang mga panahon. Maraming naghahangad, nakita nila yung nangyari kay Elijah. Nakita nila yung nangyari kay Enoch. Yun ang hinahangad nila ngayon na mangyayari sa panahon na ito. Gusto nilang makarating sa panahon na ito, pero hindi nangyari sa mga propeta. Tayo ngayon ang nandirito. Tayo ngayon ang nandoon sa chance na maaring babaguhin at hindi na makakaranas ng kamatayan. Tayo ngayon ang nandirito na naitanim at naiyugpong doon sa punong buhay. Doon sa true vine, the righteous vine. Doon sa buhay na ibinigay ng Diyos para sa atin. It's not a denominational church, not a creed. But it's God Himself came down to save us by the Lord Jesus Christ. He manifested peace. His power, the great angel of God, the great Jehovah was with Him. And in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Now, many people disbelieve Him because He is not cooperating with their creeds and dogmas. So nangyari, kailangan siyang patayin. Pinatay nila. Maaring sabihin nila, nagtagumpay sila sa pagpatay. But that's the very purpose of God. Upang ang buhay dumaloy sa atin. Pinagtawanan siya, pinalo siya, hinampas siya, pinako siya, pinatay siya. Alam niyo mga kapatid, yung mawalan ka lang ng isang bagay na gustong-gusto mo, masasaktan ka. Yung makita mo lang na yung mahal mo sa buhay, nasasaktan. Masasaktan ka. What more doon sa ginawa sa kanya? If the same blood flowing in you, you will feel what he feels. At hindi mo iyon ihahayag ngayon sa muling kahihiyan. Sabi niya, hindi ka nababalik pa doon sa mga ganoong gawain. Katulad ng kanta kanina, kung po pwede lang na yung mga unang buhay natin ay ginawa na natin yung ginagawa natin sa time na ito, gagawin natin. Kasi alam mo na kung para kanino yung mga hampas na yon, kung para kanino yung mga pasakit na yon. Kung po pwede lang, hindi mo na gagawin. Kasi it's the same blood flowing in you. Yung dugo na nanggaling sa kanya, napunta ngayon sa iyo. At kailangan, yung dugo na yon, yun ang mag-manifest sa buhay mo. Yun ang mag-possess ngayon sa iyo. Hindi ikaw ang mag-possess doon sa dugo. Kailangan yung dugo ang mag-possess sa iyo. Para yung gawa, makita. I am the vine and ye are the branches. Yung lahat ng nutrients na lalabas doon sa branch, galing doon sa puno, galing doon sa vine. Hindi makakaproduce ng sariling nutrient ang sanga lang. Aasa at aasa pa rin siya doon sa puno.
Ganun ang tunay na iglesia ng Diyos. Aasa at aasa pa rin sa salita ng Diyos. Amen. Kaya sino man na pinili ng Diyos, hindi ito po pwedeng magsabi ng hindi sa salita ng Diyos. Anong kanyang gagawin? Mag-e-amen. Wala siyang ire-reject. Bakit? Ang sumulat sa salita ng Diyos, inspired ng Holy Ghost. So if the Holy Ghost write the Bible, and you have the Holy Ghost, you will agree to what the Bible said. Because it's the same Spirit. Hindi po pwedeng yung Holy Ghost na nagsulat sa time nila Peter, John, Matthew, Paul, ay kukontra ngayon doon sa Holy Ghost na taglay-taglay ng mga mananampalataya ngayon. Pinatutunayan niya ngayon. Kaya sabi niya, grieve not the Holy Ghost of God, wherefore you are sealed until the day of your redemption. Kasi siya ngayon ang magtutugma, siya ang magbibigay buhay sa mga salitang kanilang isinulat. Kailangan lang, taglay mo yung Holy Ghost. Taglay mo yung Espiritu na gumabay kina Peter, Paul, Matthew, sa lahat ng sumulat ng Bible. Kailangan taglay mo yung parehas na Espiritu sa time natin. So you can agree, you can say amen to the Word of God. Otherwise, kukontra ka. Anything that is contrary to the Word of God, it's not from God, it's of the devil. So sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos, tayo magkakaroon ng communication. At babalik pa rin doon sa invisible union, mga kapatid. Kailangan pa rin yung invisible union. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng bunga if there's no spiritual union. Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng mag-manufacture ng sarili mo. Kailangan matulad tayo sa isang tupa na kusang lumalabas. Yung buhay ng tupa, doon nagpapalabas ng kanyang wall. Ang Kristiyano, hindi siya nagtatakip ng tupa. Ang maninira ang nagtatakip ng damit tupa. Kung papanong iniligtas ng Diyos si Eva, kung papanong iniligtas ni Adam si Eva sa tiyak na kamatayan, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Pwede na siyang puksain ng Diyos that time. Pwede na siyang patayin ng Diyos si Eva. Wala na siyang magagawa. He's a byproduct of Adam. Nung bumagsak si Eva, tinanggap niya yung punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Pwede na siyang patayin ng Diyos. But Adam saved her. It's because of love. Dinamayan niya si Eva. Binigyan niya yung kanyang binhi. Hindi ngayon pwedeng puksain ng Diyos yung kanyang sariling binhi. Hanggat nasa sa atin ang binhi, ang salita ng Diyos, hindi niya pwede tayong puksain. At kailangan ngayon yung binhi na yun mamunga. Dahil yun ang hinihintay ng Diyos. Maliligtas ngayon si Eva sa panganganak. Kailangan mailabas niya yung binhi ng Diyos. Kung hindi siya manganganak, ibig sabihin wala yung binhi doon, o pwede pa rin siyang puksain ng Diyos. Pero nandun na yung binhi. Daladala niya yung binhi. Hanggat daladala natin yung binhi, hanggat dumadalo yung dugo ng Panginoong Hesus sa atin, hindi tayo pupuksain ng Diyos. We are justified. We are sanctified. Because of that blood. Yun ang tumatakip ngayon sa atin. Hindi na ngayon nakikita ng Diyos yung ating nakaraan na pagkatao. Kung tayo ay napatakan ng dugo ng Panginoong Hesus, yun ang kanyang nakikita. Kaya siya ngayon ang namamagitan sa atin, ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kailangan magkaroon tayo ng direct connection sa Diyos. Hindi yung indirect. Kailangan direct. Sa lahat ng bagay, merong direct connection sa Diyos. Marami ang gustong magkaroon ng connection sa Diyos, mga kapatid. Tingnan ninyo sa labas kung ano-ano ang ginagawa nila.
para lang ma-please nila yung Diyos, makausap nila yung Diyos. Pero yung Diyos wala doon. Gumawa sila ng sarili nilang paraan, pero yung Diyos wala doon. Ang Diyos nasa kanyang salita. Ang Diyos, hindi siya humihiwalay sa kanyang salita. Pumasok ka ngayon doon sa kanyang salita, mamimit mo ang Diyos. Mararanasan mo yung buhay ng Diyos sa iyo. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa atin, hinayaan, sabi ko nga kanina, pupwede naman na huwag nang hayaan ng Diyos na bumagsak si Eva. Pupwede naman na huwag nang maglagay ang Diyos ng punong kahoy ng kaalaman na mabuti at masama. Pero hindi niya yun ginawa. Naging fair ang Diyos. Bibigyan ka ng pamimili, pagdating sa judgment, hindi ka magkakatwiran sa Kanya. At ang kalwalhatian na tatanggapin ng Diyos, kalwalhatian na hindi dahil sa siya ay hindi dahil sa tinuruan niya o ginawa niyang robot ang tao, kundi dahil sa nakita ng tao ngayon. Kaya pupurihin siya ng tao. Ngayon, anong kagalakan ng isang tao na tatanggapin ang isang reward? Halimbawa, ako, bumili ako ng trophy. Yung trophy na yun, ilalagay ko ang aking pangalan, ilalagay ko yung pinakamataas na sabihin nyo, yung panalo, isusulat mo doon, at sa akin ko rin mismo i-award. Anong merong kagalakan? Anong meron tatanggapin ng tao sa ganun? Wala. Pero kung ang Diyos, ang ibang tao, ang nagbigay ng papuri sa'yo, anong kagalakan ang meron ka? Wala mang iaabot sa'yo, yung acknowledge na lang sa gawa mo, tuwan-tuwa ka na. Gaano pa kaya yung Diyos? Kung ibibigin natin yung lahat sa Diyos, hinayaan niya ang tao na mamili para ang kalwalhatian ay mapunta sa Kanya. Ang kalwalhati, ang glory, mapunta lahat sa Diyos. Hindi ngayon pwedeng sumbatan ng Diablo ang Diyos na katulad ng kay Job. Yung sinabi niya, kaya lang naman sinusunod niyan dahil pinagpapala mo. Nagkamali yung Diablo doon. Hindi ganun ang ginagawa ni Job. Yung gawa ni Job nandun sa kanyang puso, nagmamanifest lang ngayon yung pangako ng Diyos kay Job. Pero unang-una doon sa kalooban ni Job. Yung buhay ng Diyos nandoon kay Job. Kaya nagmamanifest sa labas yung karangian sa buhay ni Job. So, nung nagkaroon sila ng showdown doon kay Job, hindi nahihiya yung Diyos kay Satanas na kahit nawala lahat yung ari-arian ni Job, yung pananampalataya ni Job, yung tiwala ng Job, ni Job na nasa Diyos pa rin. So, hindi ngayon mahihiya yung Diyos kay Satanas na magsabi, oo nga, no. May pagmamalaki pa rin niya si Job. Ganun dapat ang iglesia sa time na ito. Kailangang masambit ng Diyos sa atin na, this is my beloved wife, in whom I am well pleased. In whom I am well pleased to dwell in. So, tuwa-tuwa yung Diyos ngayon. Hindi lang sa material. Kasi ang material, iiwan. Yung buhay, taglay-taglay mo ito hanggang sa eternal. Ito yung binibigay ng Diyos sa atin. Kailang taglayin natin yung eternal na buhay na inaabot ng Diyos sa atin. Datapot hindi sa pamamaraan ng tao. Kailangan pa rin sa pamamaraan ng Diyos. Sumunod pa rin tayo sa paraan ng Diyos. Hindi katulad ng isang manlalakbay na pwede kang gumamit ng iba't ibang uri ng sasakyan o iba-ibang uri ng paraan ng paglalakbay. Pangimpapawid, pandagat, panlupa, hindi ganun ang Diyos. Isa lang yung kanyang pamantayan. It's through the Lord Jesus Christ. By the blood, mga kapatid. It's by the blood. Hindi tayo makakalapit sa Diyos maliban na ang buhay, ang dugo, ay nasa sa atin. Kailangang dumadalo yung dugo. Ngayon, kung dumadaloy na yung dugo, ipakita rin naman natin yung bunga. Baka makapitas yung iba at makabahagi. Ang bunga, mga kapatid, hindi lang dito. Loob at labas, kailangan makita yung bunga. Praise God.
Kaya, mga kapatid, maraming tao ngayon nakukulong. Nakukulong, hindi sila magkaroon ng bunga doon. Maaring merong ligtas doon sa isang gawain, hindi siya magkaroon ng bunga. Kailangan niyang matanggal. Dahil sa sobrang dami ng panirang damo, alam niyo mga kapatid, ginagawa rin namin ang mga ganito sa pagtatanim. Pag kami ay nagtanim, halimbawa ng isang uri ng gulay sa isang sakahan, pag na-overcome ng damo yung gulay, ililipat namin yung gulay. Kung hindi ganun, may mga klase ng gulay na po pwede mong ilipat. Ililipat mo ngayon yung gulay. Para sa ganun, makapamunga, mabuhay siya. At gagawin mo ng paglalagyan mo na ng papakain mo na sa hayop yung pinagtanggalan mo. So ganun ang ginawa ng Diyos. Hindi niya ngayon mapabunga yung nakakulong sa mga denominasyon. Anong ginawa ng Diyos? Kailang ilabas. Tanggalin. He will pluck out of that denomination. And he will plant in a good land. Sumapalad tayo. Nakasama tayo doon sa mga nailipat. Pagyamanin natin, mga kapatid. Pagyamanin natin yung biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Hayaan natin na makita yung bunga. Praise God. Kung minsan yung pagpapatotoo, tuwing Friday may paanyaya yung pagpapatotoo. Kung minsan, naisip ko kung minsan, parang gusto kong magpatotoo. Pero bakit? Parang nahihiya ako kasi yung iniisip kong ipapatotoo, parang halos pare-parehas. Sabi ko, kaya lang mga kapatid, kanina naisip ko, bakit hindi mo ibalik sa Diyos ang kapurihan? Naitanong din sa akin ng aking sister wife, bakit hindi ka nagpapatotoo, sabi niya. Hindi ko siya masagot. Kasi iniisip ko, parang naging normal. But it's not, mga kapatid. It's a correction. It's a rebuke. Everything that God do, it's a miracle. Para sa kaluwalhatian kasi ng Diyos ang lahat ng bagay. Maging simple, sabi ko sa isip-isip ko kanina habang nakatayo ang ating nakatatandang kapatid. Kahit simple, kailang ipatutuo mo. Kasi, kilos ng Diyos yun eh. Ibig bang sabihin dahil simple sa iyo na yun, kaya hindi mo na ipapatutuo? Kilos pa rin ng Diyos yun. Pag hindi mo pinatutuo, sabi ko sa isip-isip ko, ibig sabihin, inaangkin ko, ako yung gumawa nun. But it's not. Maaring sa puso natin, iniisip natin, ginawa nga ng Diyos yun. Pero dahil hindi mo mabanggit, iiral ngayon yung sarili mong kaisipan na parang simple lang. Parang kaya mo rin gawin sa sarili mo. But it's not. Sa Diyos lahat ng gagaling, yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Kahit na anong simple. So, it's an encouragement, mga kapatid. It's a rebuke for me. But I praise God. Nawa mapatawad ng Diyos yung mga ganong mga shortcomings. Katulad mga kapatid, sa pagmamaneho na lang, nahiya ako sa Diyos nung minsan may bisita kami. Gabi yun, yung mga head ng department head. So dinala ko sila sa mga meeting. Habang alam niyo yung ugali ng mga driver dito. Met-meya, sisipot, met-meya, lulusot, met-meya, titigil kung walang dahilan sa gitna. So sa amin, ang priority namin, yung comfortability ng pasero at saka safety. Hindi mo sila po pwedeng bigla-biglain na friend na, alimbawa, ikaw lang mag-isa po, pwede kang mag-sudden stop, kahit na mapatango-tango ka sa loob ng sasakyan, sumubsob ka, okay lang. Pero pagkarga namin yung mga ganun, hindi po pwede. Kasi pwede kang ireklamo. So, una ang Panginoon, maraming beses mga kapatid na sabi nila, bumubulong sila doon sa likuran. Sabi nung isa, bakit parang alam niya yung nangyayari? Sabi niya.
Kasi mga kapatid, ilang beses along cornice, papunta pabalik, ilang beses kaming talagang unang Panginoon, yung mga pag-iwas nandoon. Malayo pang mangyari, merong instinct na dumarating na liliko ka doon sa lugar na, kasi kung nagmamaneho tayo, karamihan sa atin, pag magmamaneho ka, open ang pass lane, yun ang priority mo. Hindi ka pupunta sa slow lane kasi maaabala ka, lalo na't mga nagbabadali ka. Halimbawa, kung minsan nagtataka sila, bakit parang alam niya yung mangyayari, sabi niya. Kasi kung minsan mga kapatid, una sa Diyos ang kapurihan. Ang lagi kong sinasabi sa kanya kasi, nawa Panginoon, kung paano mong pinahahawakan ang bawat isa sa amin. Ikaw ang kumukontrol sa aming mga puso, ikaw ang kumukontrol sa aming buhay. Sa mga pagkakataon ng aking pagtatrabaho, sabi ko, ako yung humahawak doon sa sasakyan. Nawa, habang hinahawakan ko yung sasakyan, hahawakan mo rin ako. Yun ang lagi kong inaano sa Diyos pag umaalis ako doon sa bahay habang bago ako magpapaandar ng sasakyan. Yun ang lagi kong sinasabi. Mga kapatid, unang Diyos nagtataka sila. Merong biglang lulusot, hindi nila alam kung saan. Sabi nyo sa, buti na lang lumipat ka. Buti na lang mabagal ka. Samantalang open yung daan mga kapatid, naghahabol kami ng oras kung minsan magpepreno ako, hindi ko alam. May babangga doon sa harapan ko. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Sabi ko. Minsan hinahabol namin yung appointment nung pinakamataas doon sa trabaho namin. Kasi pag may meeting yun, hindi pwedeng kami yung mahuli. Kailang unahan namin sila, maiprepare yung karga mo, yung mga kasama mo, bago sila dumating. So kailang maghahabol ka ng oras. Salamat sa Diyos dahil isang sasaklan lang yung pagitan ko. Wala namang traffic doon sa harapan. Hindi ko alam, nung tinignan ko sa likuran ko, wala nakasunod. Pumreno ako. Yung pala biglang may magsasudden stop sa harapan ko, nagkabangga-banggaan sila. Sabi ko, una ang Panginoon, bakit ako pupreno? Sabi ko sa isip-isip ko, kung sa aking sarili lang, ibabumper to bumper ko siya kasi nagmamadali na ako eh. Pwede ko pa siyang ilawan eh. Pero sabi ko, bakit kaya ako pumreno? Sabi ko nung naanoan ko, sabi ko, ang Diyos talaga ang humahawak, sabi ko. Salamat sa Panginoon. Nawa, sa araw-araw mga kapatid, sabi ko, una ang Diyos, yung isang linggo, yung limang araw na pagtatrabaho ko, meron akong patotoo sa Diyos. Pero sabi nga ng aking sister wife, bakit hindi ka nagpapatotoo? Nahihiya talaga ako sa Diyos sa mga nagdaang araw na. Dahil ba simple? Sabi ko sa isip-isip ko kanina ng nagpapatotoo ang ating kapatid. Dahil ba simple? Kilos mo pa rin yun eh. Ngayon mga kapatid, kung yung buhay ng Diyos dumadaloy sa iglesia, hindi simple yung nagiging bunga. Hindi simple yung nagiging, hindi nagiging ordinaryo yung bunga. Kung ang salita ng Diyos ang pinagkukunan ng iglesia, ng kanyang buhay, yung salita ng Diyos kailanman hindi naging simple. What I mean is, hindi ito naging walang kabuluhan. Ito ay laging mahalaga. Bawat ibubunga ng mananampalataya, ito ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi yung kaloob ang kanyang hinahanap. Yung bunga, maraming mga gawain, maraming mga fellowship, maraming sinagoga. Pero meron siyang sinabihan, sila ay mga sinagoga ni Satanas. Bakit? Walang bunga. Bakit walang bunga? Wala doon yung talagang buhay na dumadaloy. Kung inaangkin natin, na tinanggap natin yung talagang buhay ng puno ng ubas, kailangan yung bunga ng ubas magmanifest. Kailangan makita yung bunga ng ubas sa bawat isa sa atin. Otherwise, puputulin. Ang hindi nagbubunga, sabi niya, puputulin. Literal, spiritual. Sa mga puno, pag malapit nang magsibol yung ini, pag malapit nang magbulaklak yung mga umagtagsibol, yung mga puno, titingnan na namin yan. Pag may mga sangang patay, puputulin na yan. Pag may mga sangang walang dahon, tatanggalin na yan.
Mga kapatid, huwag tayong magmalaki, sabi ng Biblia. Huwag natin isipin na dahil nakaugpong tayo, doon na tayo. Dahil naniniwala ako na ang talagang pinili ng Diyos, hindi ito mawawalan ng bunga. Ang pinili ng Diyos, yung sinasabi niya, once you are saved, always saved. Tama yun. Ang pinili ng Diyos, kaya lang kikilos ito mga kapatid sa pagiging isang ligtas. Ipapakita pa rin at ipapakita niya yung bunga. Merong mga nakalasap ng biyaya, katulad ng asawa ni Lot, nakaranas siyang lumabas. Anong pipiliin natin? Yung naging kalagayan ni Lot na nalugtas sila o yung pipiliin natin yung naiwan na naging asin? Kung nakalabas na tayo mga kapatid, pagsikapan natin na yung nandun sa kalagayan ni Lot na nakalabas. Huwag na tayong manatili doon sa pagiging asin. Huwag nating aasamin yung pagiging asin. Marami ang nagsasabi sa kawalan ng kaunawaan, mas bubutin, mas magiging asin na lang sila. What I mean is, maging foolish na lang sila. Wow! What a deceiving spirit. Ang isang ligtas, ang isang pinili ng Diyos, hindi siya magpipili ng kanyang kalagayan sa mga hinaharap ng mga panahon ng magkakaroon pa ng kahirapan. Ang pinili ng Diyos, kung kailan yung panahon na napakaganda, yun ang aasamin niya. Hihingi ka pa ng excuse. There's no physical execution. Hihintayin mo pa yung magkakaroon ng physical execution. Lalong mahirap mga kapatid, baka hindi natin kayanin. So let's work out our own salvation. Na may pagkatakot. Hindi yung pagkatakot na takot ka na parang takot ka sa multo, hindi. Matakot tayo na mapighati natin yung Diyos. Matakot tayo na magalit sa atin yung Diyos. Matakot tayo na mawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, pagsikapan natin, katulad ng nung Samaritan woman, nung nakita niya yung buhay, anong kanyang ginawa? Ibinahagi niya. Ipinakita niya. Nakita niya yung buhay dun sa Panginoong Jesus. Nung sabi niya, I perceive thou art the prophet. Sabi ng Panginoong Jesus, I am He. He received the life. She received it. At ibinahagi niya ito mga kapatid. Nabunga siya. Nagkaroon siya ng bunga. Iniisip niya sa kanyang sarili, hindi siya karapat dapat. Isa akong Samaritan woman, sabi niya, isa kang Hudyo. Hindi ka po pwedeng makipag-usap sa akin. Pero nung pinakita ng Diyos yung buhay na galing doon sa... Nung pinakita ng Panginoong Jesus yung buhay na galing sa Diyos, sabi niya, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Nagkaroon ka ng maraming asawa at ang iyong kinakasama ngayon ay hindi mo siya asawa. So nakilala niya, nakita niya yung buhay. Yung pananalita ba ng Panginoong Jesus na yun galing sa kanya? Hindi. Galing doon sa pinanggalingan niya. Dahil yung buhay na dumadaloy sa kanya, yung dugo na dumadaloy sa kanya, hindi dugo ng tao, hindi dugo ng hayop, kundi ito ay galing sa Diyos. Ito ay dugo ng Diyos. So naniwala, how much more sa atin na marami tayong na-witness? Sasabihin pa natin, I perceive this is the Word of God. You should be sure. I perceive that this is a written by the prophet. I perceive that Brother Branham is a man of God. At this time, mga kapatid, sa dami ng pinagdaanan natin, sa haba ng panahon, hindi ka na mag-aakala o hindi mo na aalanganin, kundi I am sure that he is the man of God. Amen. Bakit? It's the same spirit. It's the same spirit, mate. Paano nakilala ni John ang Panginoong Jesus? It's the same spirit. John knows the word goes first to the prophet. So Jesus Christ first goes to the prophet.
upang matupad ang katuwiran, sabi ng Panginoong Hesus. Sa ating time, we are not waiting for another major prophet, mga kapatid. What we are seeing now are the fivefold ministry. And we are not just waiting, we are witnessing it. Nakikita natin nagmamanifest yun. And we know the purpose of those fivefold ministry. If we are not seeing it manifesting inside the church, there's a problem. There's something wrong. Why? There is no perfection happening if there is no fivefold ministry manifesting. Is there a fivefold ministry in the denomination? No. What's the purpose of fivefold ministry? To perfect the church. For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. And for the edifying of the body of the Lord Jesus Christ. Till we come into the unity of the faith, yun ang ginagawa ng fivefold ministry. Pastors, prophets, evangelists, teachers, apostles. So, fivefold na ito, five ministry na ito, hindi ito babalibalik na rin ang salita ng Diyos. If there is someone claiming, I am a prophet, okay, that's good. Check it by the word. Don't believe just because he is wearing a good tie, good coat, he came from a good family, mataas na uri ng pamilya na maaring mayaman, ma-impluensya, hindi mga ganun ang batayan sa isang lingkod ng Diyos, mga kapatid. Ang mga piniling lingkod ng Diyos galing sa mabababa. Bakit? Wala silang may pagmamalaki sa kanilang mga sarili. Hindi nila po pwedeng sabihin, pinag-aralan ko ito sa seminaryo, sa prophet school. Hindi nila masasabi. Ang ginamit ng Diyos yung mga walang pinag-aralan. Bakit? Para sa ang Diyos, sa kanila, sa Diyos lamang sila aasa kung ano ang kanilang sasabihin. And we are supposed to be like that. Kailangang umaasa lagi tayo kung ano ang ibibigay ng Diyos, kung ano ang sasabihin ng Diyos. Ngayon kung meron naman ng ibinigay ng Diyos, kailangan din naman nating sumunod sa sinabi ng Diyos. Praise God. Ang ating kapatid matagal nang natulog. Ang kanyang mga mensahe, siya pa rin ang ating pinag-aaralan ngayon. Maaring ang kanyang mga mensahe na ibinahagi, iniwan sa atin, ang pagkakasulat, hindi katulad ng pagkakasulat ng mga sinulat ni Paul, ni Matthew, ni John, ni Peter, ng mga sumulat ng Bible. Bakit? Ang prophecy sa Revelation 10:7, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. So we know that Brother Branham, he is the one to perform Revelation 10:7. Ngayon, ang kanyang mga pananalita para sa iglesia sa huling kapanahonan. Iprinapesi ng Bible ang mga salitang ito. At ang mga salitang ito, hindi naman ito yung magiging absolute ng tao ngayon. Nung kinilala nila ng 10:7 ay ang nagbigay ng mga mensahe na ito, ang pinagpukusan nila ang mga messages, ang mga spoken word, which is not. Kasi ang pagkakaiba lang, mga kapatid, ibang panahon ang pagkakasulat ng mga mensahe ng ating ni Brother Branham sa panahon ng pagkakasulat ng Bible. But they are same used by God. Parehas silang ginamit ng Diyos. At po pwede kong ikot, hindi ako mahihiyang ikot ang anuman sinabi ng propeta. Dahil kung paano ginamit si Paul, ganun din siya ginamit. Para sa atin nga lang. Ang mensahe niya hindi para sa Israel. Ang mensahe niya para sa atin. So, kung ikukot man natin ang mensahe ng propeta, huwag din naman nating i-misinterpret yung pagkukot. Ang Bible kinukot din naman eh. But if you are pushing for a certain doctrine, you will quote the Bible according to your will.
according to your personal interest. You can do the same in the messages. But the one having the life of the Lord Jesus Christ, the one who is connected in the true vine, he will not do that. Anong kanyang gagawin? Magtutugma ang message at ang Bible. Because sabi ko nga kanina, it's the same spirit. It's the same vine ang pinanggalingan. Katulad ng kandelero, pitong kandelero. Pito yung ilawan, pero iisa yung pinanggagalingan ng langis. Iisa yung pinanggagalingan ng buhay ng pitong ilawan na yun. Ganun na ganun ang iglesia. Hindi niya pinaghihiwalay ang mga salita ng Diyos. Ang ating kapatid, kung minsan sinabi niya, "Thus saith the Lord." Ang sabi, ito ang sabi ng Diyos. Ang kanyang pangungusap, maaring mas plain kaysa mga pangungusap ni Paul. Kasi nakasama natin siya, ay na-witness natin yung pangangaral niya sa mas mahabang panahon. Si Paul, nakita na lang natin yung mga sinulat niya in few pages. Pero siya marami. Ano ang kanyang ginawa? Mas inelaborate niya ngayon yung sinasabi ng Bible. Hindi siya lumabas sa salita ng Diyos, nanatili pa rin siya. Taglay-taglay pa rin niya yung buhay na pinanggagalingan ng buhay na isinulat ng mga nauna sa kanya. So it's the same vine. It's the same life. It's the same God. It's the same spirit who move. Praise God. Kaya lang mga kapatid, marami ang nangyayari sa ating time. Pinapatay nila. Nung napatay nila ang salita ng Diyos, pinapatay din nila itong messages. Niwawalang buhay nila ang messages. Sa pamamagitan ng pagtingin, paghahanap ng mali. Kung marami kang makikitang mali dito sa messages, meron ka rin makikitang mali dito sa Bible. Kung ang hahanapin mo ay mali. Pero if you are looking for the life, buhay ang makikita mo. Magkakabangga-bangga ang salita ng Diyos, ang mga mensahe, kung wala sa iyo yung tamang espiritu. You have to have the guide. Kailangan nasa iyo yung buhay. Kailangan nakaugpong ka doon sa tamang sanga. Paano bang umugpong? Sabi ni Paul, yung basic pa rin mga kapatid sa isang mananampalataya. Maaring baptism na naman. Alam ninyo, sabi ni Paul, repent and be baptized every one of you for the remission of your sin. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Mga kapatid, yung gift ng Holy Ghost. Do we receive it? Sabi ng ating mensahero, merong baptism of the Holy Ghost na mangyayari. Ang tao, merong paglilinis na ginagawa. Magkakaroon ng bautismo. Kailangan malinisan, sanctified, majustified, at yung baptism ng Holy Spirit. Ang baptism ng Holy Spirit, mga kapatid, hindi dahil sa nagpalubog ka sa tubig, automatically, doon na, praise God, kung darating doon, praise God, isang napakagandang bagay. Merong binautismohan sa Biblia na nagpabautismo, hindi nila tinanggap yung Holy Spirit. Kinailangan ni Paul, mga binautismohan ni Philip. So, kailangan pumunta si Paul at si Peter para patungan sila ng kamay. Upang tanggapin nila ang Espiritu Santo. Meron naman inaaralan si Peter sa sangbahayan ni Cornelio. Hindi pa sila nabautismohan. Dumating na yung Holy Spirit sa kanila. Napakagandang asamin ng isang mananampalataya na ma-experience yung full baptism of the Holy Spirit.
Ang tao, maaaring sabihin nila, meron silang Holy Spirit. Tanggap nila yung Holy Spirit. Meron bang manifestation? Meron bang nagiging bunga? Meron bang nangyayari? Meron bang naiba? Meron bang pagkakaiba? Kailangan ang isang mananampalataya ma-experience niya yung ipanganak sa salita ng Diyos. Ma-experience niya yung banal na espiritu nakikilos sa kanya. Hindi yung mababalitaan niya, hindi yung mawi-witness niya sa iba, kundi kailangan ma-experience ng bawat isa ang ganung pangako ng Diyos. If the body of the Lord Jesus Christ, the whole body, is baptized by the Holy Ghost, the work of the Lord Jesus Christ will manifest easily. The restoration of the bride tree will be in full manifestation. Sa ating time, maaring individual, kailangan magtulad tayo doon sa nasa upper room. Yung nasa upper room, meron silang one accord na prayer. They pray for one another. Maaring yung isa, hindi kasing taas ng pananampalataya ng isa. Maaring yung isa, hindi masyadong maraming naunawaan. Pero they have the same goal. They have their own, they are in one spirit, in one accord. To accept the promise of God. To receive that promise. Nung sinabi niya na darating sa kanila ang Espiritu Santo, sila ay maghintay. Nag-alalayan sila. 120, hindi birong pag-aalalayan yan, mga kapatid. Sa ating nga kung minsan, nahihirapan pa tayo eh. Kukunti tayo. Doon sa 120, yung pananampalataya, merong isang Diyos, isang bautismo, na kumikilos doon sa kanila. One body, as one body. So sa ating time, ang baptism ng Holy Ghost, ang Holy Spirit, napakaganda ng mga experience natin. Nailabas tayo doon sa mga denominasyon, naitanim tayo sa tamang lupa, natamnan tayo ng tamang binhi, nalagyan tayo ng talagang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ibahagi naman natin ngayon sa pamamagitan ng pamumunga ng salita ng Diyos. Praise God. Marami ang naghahanap, sabi ko kanina, naghahanap ng buhay. Naghahanap sila ng buhay, eternal na buhay. Pero mahirap nilang makita. Sa atin ipinagkaloob. Sa atin ang biyaya naging bukas. Ngayon, mga kapatid, yung pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, kailangang manatili. Huwag nating pipighatiin ang banal na Espiritu, sabi ng banal na kasulatan, hanggang wherefore you are sealed until the day of your redemption. Mga kapatid, praise God. At hindi ganun kahaba, mga kapatid. At sa mga binahagi ng Diyos, maaring meron tayong mga katanungan. At kung meron man akong nabanggit na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa salita ng Diyos, bumalik kayong lagi sa salita. Inaanyayahan ko kayo na huwag kayong titingin sa tao. Tumingin kayo sa Panginoong Hesus. Ang tao maaring magkamali. Huwag niyong ilalagak yung tiwala niyo sa tao. Ilagak natin ang tiwala natin sa Diyos. Na kung paano ang Israel ay inilabas ng Diyos. Si Moses, sabi niya, hindi nagbago yung kanyang kalakasan hanggang sa kunin siya ng Diyos. Dahil nakalagak ang kanyang buong tiwala sa Diyos. Sa atin naman, ang ating pananampalataya ilagak natin sa Diyos upang manatili hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nawa, ang biyaya ng Diyos ang sumaatin sa ating lahat. At tayo magsitayo, mga kapatid, at magpasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat sa nagdaang oras, O Ama.
Tunay, Panginoong Diyos, sabi mo nga, planting the vine and where to plant it, Lord God. Panginoong Diyos, nawa ang mga puso na nandito sa munting silid na ito, tumanggap nawa sa pagtatanim mo ng binhi, O Ama, sa bawat isa sa amin. Nawa ay naging kalwalhatian sa iyo ang iyong mga banal na salita na aming napagbulayan sa araw na ito. At kung ano man ang mga nabanggit kong hindi kalugod sa iyo, O Ama, patawarin mo po ako. At kung ano man ang mga hindi dapat na maunawaan ng mga kapatid ko, Panginoong Diyos, ay tanggalin mo sa kanilang puso at isipan. At ang mga sakdal mong kalooban ay manatili sa bawat isa sa amin, O Ama. At ganun din, Panginoong Diyos, na ang aming paghihiwalayan sa araw na ito ay ikaw mag-ingat sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa na ang aming mga napakinggan mga aral ay maging taglay-taglay namin at maging kalasag namin sa paglakbay namin sa sanlibutan ito, Lord God. Maraming salamat, O Ama. Ibinabalik namin sa iyong lahat ng papurit na sa salamat tungo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen.